silang inihahambing sa isa't isa sapagkat pareho silang malayo ang narating. Bagamat si Miss Nora Ondor ay sobrang layo at walang makakapantay, walang makakahigit, pero hindi makakaila na sila ay paborito kapwa. Pareho silang mga awit, pareho silang nagwagi ng mga awards sa iba't ibang bansa o panig ng mundo. Kaya naman hindi maialis na sila ay talaga namang mabanggit sa isa't isa. Kapag nabanggit ang isa, mababanggit ang isa. Pinagkukumpara silang pareho, subalit magkaibigan ang dalawang ito, Miss Nora Ondor at ang babaeng tinutukoy ko, isang magaling na singer kagaya din ni Ate Gay. Sino ang tinutukoy ko? Maya-mayang konti tayo po'y magpapatuloy. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Ferdy R, ang inyong ka-heart expression, ang kapareho niyong nagmamahal kay Miss Nora Ondor. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo ng heart's expression. Walang sawang sumusuporta sa atin. Magtatatlong taon na po tayo sa heart expression. At namimiss ko po ang mga Noranians. Talaga pong alam ko pong nasa mabuti kayong kalagayan. Sa pagpapatuloy, si Miss Nora Ondor ay talaga namang tinawag na talagang multimedia queen. Ibig sabihin talaga namang siya ay kilala sa larangan ng pag-awit, sa radio, sa TV, di ba drama queen nga, at talaga namang may mga comedy horror film, at ayan yung mga commercial niya, nag-concert, ay ang daming ginawa ni Ate Gay, at talaga namang siya ay talagang reyna ng comics, ng magazine, ng news, mga paper, mga tabloids, no? Talagang si Ate Gay ay magaling at talagang hinahangaan at hahangaan ng gusto. Kaya nga talaga ang sining niya ay talagang appreciate ng gusto at kinilalang superstar, kinilalang queen of all queens, kinilalang greatest actress of all time, and of course, national artist si Ate Gay. Talaga namang napakagaling. Sinasabi nga madalas na siya ang sukatan ng pinakamahusay, pinakamagaling at talagang pinakasikat si Miss Nora Ondor. At salamat sa Diyos sa talentong ibinigay kay Miss Nora Ondor ng ating Diyos. At hanggang ngayon, si Ate Gay sa edad na 70, aktibong-aktibo pa rin at gumagawa pa rin ng maraming pelikula at maraming projects. Visible ang ating superstar, paborito ng mga kapwa niya, artista, mapabata or veterano, no? Mga batikang artista at ang mga directors, ayan, ano? At sa totoo lang po, si Ate Gay po ang pinakamaraming hukbo ng mga tagahanga. Ang dami niyang tagahanga. Si Ate Gay talagang hinaharap niya, ine-entertain niya ang kanyang mga tagahanga. Walang gabi, walang araw, si Ate Gay, wine-welcome niya. Lalo na nung kasikatan niya, nang gusto, kabataan niya. Ayan. Bakit ko po tinutukoy ito? Alam niyo po, ngayon po, trending na trending si Miss Leia Salonga na talaga namang mataas ang pag-respeto ko sa kanya. At dahil nga sa insidente na nagpapapicture ang isang, sabi na po natin tagahanga at talaga namang doon sa dressing room ni Miss Leia Salonga at ito po ay kumbaga ay kinausap niya. Sinabi niya na syempre nga yung kanyang privacy at talaga namang doon ay naging trending ito. Ako po sa part ni Miss Leia Salonga, nire-respeto ko po ang kanyang privacy. Respeto. Natural po, kailangan lang na ingatan niya ang kanyang seguridad. At maraming fans na talagang gusto namang magpa-picture, of course, Miss Leia Salonga yan. Hindi naman po natin mayaalis na mga fans ay talagang lusubin siya magpa-picture. Pero syempre po, lahat ng bagay ay may limitation. Nang dahil po dito, nabanggit si Miss Nora Ondor na ikukumpara si Miss Nora Ondor sa kanyang mga tagahanga. Of course, natatandaan ko po noon, sabi ng ate ko, si Ate Gay, kahit na natutulog, gigisingin, pupuntahan, at si Ate Gay walang talagang pinagbibigyan niya lahat.
yung kanyang mga fans, kahit na natutulog siya, pupunasan daw siya ng panyo, no, sa Ate Gay tulog. At pagkatapos, aalis na sila. Makita lang nila si Ate Gay. Mahawakan lang nila si Ate Gay. Masilip hanggang doon sa dressing room. Alam niyo po, si Ate Gay, kahit na gigising siya, mapagbigyan niya lang yung kanyang mga fans. Ganyan, bagamat pagod. Of course, may time din naman si Ate Gay ay talaga nagpapahinga at may oras ang kanyang pagising. Pero kung alam niya mayroong fans, talaga naman ang mga fans niya, tagahanga niya, mga kaibigan niya, ay bababa at bababa. Ganyan ang kababa, ganyan ka-humble si Ate Gay. At syempre, nung panahon na yon, marahil sasabihin natin na talagang iba si Miss Nora Onoy. Eh, superstar yan eh. Walang makakapantay. Pero siguro nga, sa panahon ngayon, marahil ay medyo may pagkakaiba ang panahon noon sa panahon ngayon. Kaya ingat-ingat din, of course, ang mga artistang tulad ni Miss Lea Salonga. No po? At naalala ko lang po kasi si Ate Gay at si Miss Lea Salonga sa isyong trending na ito ni Miss Lea Salonga. Pero alam niyo po, nakakatuwang dalawang ito. Si Miss Nora Honor, Miss Lea Salonga. Talaga namang sila ay nagbibigay pugay sa bawat isa. Of course, talaga namang isa si Miss Lea Salonga na nakikipaglaban noon sa pagiging national artist ni Miss Nora Honor. At ito na nga, nakabit na nga ni Ate Gay ang national artist. At syempre, kung tatanungin si Ate Gay, syempre gusto niya rin maging national artist si Miss Lea Salonga. Hindi para sa ano paman, kung hindi naman talagang deserving talaga si Miss Lea Salonga. No po? Kaya nakakatuwa ang dalawang ito po, na talagang sikat hanggang ngayon at talagang hindi makakailang si Miss Lea Salonga ay rumirespeto sa isang Miss Nora Honor. Ayan. Kaya Ate Gay, talaga namang walang makakapantay sa'yo, walang makakaigit at talagang rinirespeto ka ng marami. At Miss Lea Salonga, salamat. Patuloy kang ako'y humahanga sa'yo at patuloy na nagpapasalamat ako sa respetong ibinibigay mo kay Ate Gay. Mga Noranians, maraming salamat. We love you so much. I love you and God bless. Ito po si Kefri D.R. Nilagsasabi, as long as there is love, we will stand and to God be the glory.